Hello, hello! Magandang oras, araw at gabi mga kadiskarte, saan man po kayo panig ng mundo. Ito yung panibago nating project na bisikleta naman tayo ngayon. Dinala to sa akin, ganito na to. Sabi ng may-ari, i-condition daw para magamit ulit. At para naman doon sa mga baguhan dito sa aking channel, please naman po, paki-subscribe at paki-pindot na rin po yung notification bell para ma-update ko po kayo sa mga susunod pa nating video. At sigurado ko sa inyo na marami rin kayo matututunan dito sa mga video ko. Kaya panoorin lang po natin itong video hanggang sa matapos. Sisimulan tayo ng kalasan. Kakalasin mo natin itong mga piyesang sira. Tapos bibigyan natin sa may-ari para sila na lang ang bahalang bumili ng mga piyesa. At ikakabit ko na lang pag makabili na sila. Ito, kung napapansin nyo itong pinakahab niya, yan. Oh, lumusot na siya, sira na. Dapat ito rito, dito siya. Kaso pumasok sa paloob. Yan, dapat nakalabas siyang ganyan, yan. Kaso mahirap nang ibalik to pag may rayos kasi mahigpit masyado yung rayos niya. So, tatanggalin natin muna itong mga goma niya para malis na, makalas natin yung rayos na isa-isa. Yan, tanggal na. Tapos ito namang rayos ang isusunod natin. So ito yung hub na sira, papalitan na natin to. Tapos itong mga rayos na to, itong dating rayos niya, ito rin yung ibabalik natin para hindi na siya bumili ng bago. Pwede pa naman, lalangis siya na lang. So ito na yung mga piyesa na pinabili natin, ang may kable. Tapos yan, harap at likod niya nakable na yan. Tapos ito yung hub. O yan. Local siya pero pwede na rin yan. Para mayari lang. Tapos may grasa. Kakabit na natin tong ano. O yan, may resibo pa. O yan ang presyo nitong mga binili nila. Tingin yung mege para may idea kayo kung magkano itong gastos nila rito. Kahit sa mga ordinaryong piyesa lang. Ngayon, sisimula tayo maglagay ng rayos. Sa paglalagay ng rayos, ito yung pinaka, alam kong pinakamadali ng paraan para masundan to ng mga gustong matuto. Ito, kailangan magsisimula tayo sa loob. Paloob, papasok na ganyan. Hindi pwedeng galing loob, palabas. Hindi pwede yun. Kailangan paglabas, pasok sa loob yan. Diyan tayo magsisimula. Yan, nasa loob na siya. Ngayon, dito sa may rim, bandang rim, hanapin yung butas na pinaglalagyan ng pito. Ito. Dito tayo magsisimula. Kung mapapansin nyo, itong butas ng rim, dito mula dito. Pero sa kanan, kaliwa, kanan, kaliwa. Salitan, ibig sabihin kalat kanan yan. Ngayon ito naman, kung mag-umpisa pa lang kayo, pwede kahit paano, ganyan, kahit pa ganyan. Pwede yan. Basta ang mahalaga, pag nagsimula kayo, mula labas, paloob. Ayan. Magsisimula tayo sa loob. Dahil nandito tayo sa ganitong position nito, dito tayo sa may bandang kanan o kanang butas, lagay. Tapos lagay tayo nito. Oh. Basta tandaan nyo lang, may mga butas na nakapaling doon, may mga butas na naman nakapaling dito. Salitan yan. Susunod na rayos ulit natin, dito sa may hub, maglalampas ka ng isang butas. May rayos, wala. May rayos. Ganun din. Papasok din. Galing labas, papasok sa loob. Ganyan. Oh. Basta dito sa may hub, pag maglalagay kang rayos sa una, lampas na isang butas, tapos rayos, lampas na isang butas, rayos, lampas ulit ng isa, rayos. Yan. Basta steady dito sa kanan na. Dito naman sa may rim, pag nailagay nyo na itong unang rayos na to, bibilang kayo ng tatlong butas. Yung pang-apat, papasok yung susunod na rayos. Tulad nito. Oh. Bilang tayo. Ito yung sa pito. Yan. Ito yung rayos, ito yung sa pito. Bibilang tayo ng apat na butas. Isa, dalawa, tatlo, apat.
Dito natin sa pang-apat, dito natin ilalagay yung rayos na susunod. Sa tatlong butas yung nilampasan natin, yung pang-apat, yun yung rayos. Ito, pag ilalagay nyo to, huwag nyo munang isasagad. Tama na yung tatlo o apat na ikot muna para hindi kayo mahirapan. Isa, dalawa, tatlo, apat. Tama na muna yan. Sunod na rayos, ganun din. Rayos, lampas ng isang butas, pasok. Yan. Dito sa may rim, ganun din. Rayos, bilang ka ng apat na butas. Isa, dalawa, tatlo, apat. Doon sa pang-apat, doon ang pasok ng rayos ulit. Oh, dito na tayo sa pang-apat na butas. Tulad na sabi ko, rayos, lampas na isang butas. Tapos yung susunod na butas, pasok ulit doon. Yan. Tapos dito sa may rim, apat na butas ulit. Pang-apat, pasok. 1, 2, 3, 4. Yung pang-apat na butas, pasok ulit. Ayan. Okay. Ganun lang ng ganun. Dito sa may hub, lampas isang butas, pasok yung rayos. Lampas isang butas, pasok yung rayos. Dito sa may rim, pag nalagyan mo na ng rayos, bilang ulit ng apat. 1, 2, 3, 4. Yun ulit. Pasok ulit ang rayos doon. Para hindi kayo malito. Madali lang sundan to. Yan, pasok. Panglimang rayos, pasok. Ganun lang ng ganun ang gawin nyo hanggang sa maikot nyo to. Kung buong rim na to. Ganun lang. Hindi kayo maliligaw. Hindi kayo malilito pagka ganun ang ginawa nyo. Yan. Yung paglalagay nito, tulad ng sabi ko, tama na yung tatlo o apat na ikot. Basta wag lang siya mahulog. Ay, tatlo o apat na ikot. Yan, tama na muna yan. So, ganun lang nang ganun ang gawin nyo hanggang sa matapos. So, yan. Naikot na natin itong isang side. Doon naman tayo sa kabila ulit. Yan, dito tayo sa kabila ulit maglalagay. Ganun din naman ang proseso niya. Ang ano nga lang to, kailangan pihitin mo. Kahit anong pihit, kung pakaliwa o pakanan, depende sa'yo kung anong gusto mong pihit. Basta pihitin mo siya. Yan, ganyan. Ganun din ang proseso. Mula sa labas, pasok yung rayos. Kahit anong butas ka dyan magsimula, pwede. Basta umpisa ka sa loob, papasok. Pag nailagay mo na itong unang rayos, pihitin mo siya. Halimbawa, dito, itong rayos na to, dito siya umabot sa malapit dito sa isang to. Yan. Itong susunod na rayos, doon natin sa tabi niya ilalagay. Kasi nandito yung butas na nakaayon dito sa may butas ng hub, tsaka dito sa butas ng rim. Hindi pwede sa dito sa mga banda rito dahil sobrang lait tsaka sobrang lapit. Kaya dito talaga. Yan, dito talaga siya dapat sa tabi nito. Kaya dapat kailangan i-check niyo yung mga butas ng rim. Kailangan yung nakaayon dito sa bandang kanan ng hub, kailangan dun din puro bandang kanan din ng rim. Yung sa kaliwa, puro kaliwa rin. Kaya dito tayo magsisimula. Ito kasi yung nakaayon dito sa ano, kabilang side. Minsan kasi may pangyayari na himbis na salitan yung rayos, kaliwat kanan, pagka nakabit nyo na yung rayos dahil hindi nyo naman nasunod yung ano, ang nangyayari, minsan dalawahan. Dalawa magkasunod na puro kanan, dalawa magkasunod na puro kaliwa. Ganon, dalawahan ang nangyayari. Ngayon, pag nagnibel na kayo, mahirapan na kayo magnibel. Kaya dapat salitan, kaliwat kanan. Ito, mas madali lang sundan to kasi ito yung rice na linagyan natin kanina. Ito yung doon sa kabila. Ito, yung rice na bagong lagay dito sa bandang likuran nito. Ganon din dito sa kabila. Yan, doon din siya lalagay. Doon din pupwesto yan. Sa malapit. Ganon din sa susunod. Duty din. Tapos sa susunod. Dito din. Susunod. Doon din. Ganon lang ng ganon. Hanggang sa maikot nyo ulit. Ito, iniisa-isa ko to para ano, madaling masundan. Mahirap kasi yung iba, pag linatag na dyan yung rim, lagay ng rayos, saka lang sila magtuturnilop. Mahirap sundan yun sa mga, para sa mga baguhan. Pero to, simple lang to. Pero ano sabi ko, katulad sa kabila, rayos, lampas na isang butas, pasok yung susunod ng butas. Tapos dito sa may rim, dahil dito to sa bandang likod dito nagsimula, dito naman tayo sa likod din ito. Paikot yan hanggang sa maikot natin ang buo. Ayan, nalagyan na natin ng kabilaan na tag-iisang rayos. Kung napapansin nyo, ganito ang kalalabasan niya. Yan, magiging dalawahan. May space sa gitna, yung dalawang butas sa gitna.
Tapos dalawang rayos, dalawang butas sa gitna, space, dalawa, dalawa, space, paikot yan. Ganyan ang kalalabasan yan pagka nailagay na natin yung rayos na magkabilaan ng tag-iisa. Ngayon, ang susunod natin ilalagay, yung panglabas naman. Magsisimula tayo rito sa loob, palabas. Kahit saan ulit yan, kahit saan butas ulit yan magsimula dyan, okay lang yun. Basta manggagaling ka sa loob, palabas. Yung ganun. Kahit saan butas ka magsisimula, side naman kayo ulit magsimula, okay lang. Pag nailagay nyo na itong rice na, unang rice na panglabas, pakontra ulit naman dito sa kabila yan. Kung ang hilis ng rice niya pag ganun, yung susunod na rice na ilalagay panlabas, pag ganun naman, pakontra. Tignan nyo ulit dito kung saan yung okay siya, kung saan yung sakto siyang may lalagay. Kasi pagka masyado na maluwag, hindi rin pwede. Pag masyado na masikip, hindi rin pwede. Yung sakto lang, o yun, doon siya. Hindi pwede rito dahil masyadong mahaba. Oh. Pansinin nyo, masyadong mahaba. Hindi pwede rito, mahaba. Dito, wala na. Masyado nang mahaba. At saka pag nandito ng banda rito, hindi na pa kontra yun. Paayon na yun. Kaya lang dito lang kayo sa kabila. Ayan, ganyan. Para pa kontra kayo. Dito, okay lang. Dito, meron na, meron na. Doon tayo. Dito naman, sa sitwasyon naman na ganito, yung linampasan nyo kanina ng isang butas, dun nyo naman ilalagay itong rayos na panglabas, dun nyo ipapasok. Bawat butas nito, yung side na to, dito sa kabila, dito, dito. Bawat butas nyo na bakante, lagyan nyo ng rayos. Yan, wala na kilalampasan dyan, bawat butas, sunod-sunod na yan, kasi yun lang naman ang butas nyan eh. Ganun din, pakontra rin siya. Kung dito nyo siya linagay yung unang rayos, dun ulit. Ito yung kanina, ito yung sumunod. O, kung bibilangin yung butas, isa, dalawa, tatlo, doon siya sa pang-apat. Ganon din dito sa susunod na rayos nyo. Isa, dalawa, tatlo, apat. Yan, pang-apat. Ganon din sa susunod yan. Rayos na rito, isa, dalawa, tatlo, apat. Itong butas na ulit na to. Yan. Yan ulit ang rayos. Ganon lang ng ganon ang sistema niya, ang paikot. Bawat lagay mo ng rayos, apat na butas ang bibilangin mo. Sa pang-apat, doon ang pasok ng rayos. Hanggang sa maikot mo ulit itong isang side. Pag naikot mo ulit yung isang side, doon ka naman sa kabilang side. Ganon din ang proseso niyan. Puro pakontra yung paglalagay mo ng rayos. Ganito ang kalalabasan niya pag nakompleto niya ng lagyan itong isang side na panglabas na rayos. Tatlo na magkakatabi yan, magkakatabi, tatlo. Tapos, bakanting isa, tatlo na naman magkakatabi, may bakanting isa, tatlo ulit na magkakatabi, bakanting butas ulit, tapos tatlo, yan. Ang mangyari, tagtatatlo, may bakanting isang butas. Para yan, doon dito naman sa kabila. Yung butas dito, doon sa mga bakante rito, doon natin ilalagay naman yung mga dulo, mga rayos nito. Oh, simula natin, ganun din, galing din ng loob, palabas din. Ayan, nakompleto na natin lahat, yung loob at saka labas. O yan o, okay na. Papigpitan na lang kasi maluwag. Ininibel na lang. Pag nanibel na to, pwede na. Maraming sistema ng paglalagay ng rayos. Yung spoke ng mga gulong ng motor, gulong ng motor, gulong ng bisikleta. Sa bisikleta, merong edited. Pinakamadaling sabihin, hindi sila magkasindami ng butas, yung haba at saka yung rim. Merong ganon, edited na ganon. Pero ito yung pinaka-basic na paglalagay ng rayos. Ito yung pinaka-simple. Minsan may nakaglalagay ng rayos na hindi sanay. Ito kasi alternate. Isa sa kaliwa, isa sa kanan, isa sa kaliwa, isa sa kanan. Yan o, kung pansin niyo marayos, kabilaan. Pag ganun-ganun yung butas niya, ganun. Minsan nagkakamilo silang paglalagay. Dalawa yung magkatabi na mula rito. Dalawa rin yung magkatabi mula sa kabila. Yun, mahirap inibil yun. Pero itong ganito, madali lang to. Kasi kabilaan yung hila niya. Ininibil ko na lang to. Pero sobrang mahaba yung video natin. Kaya ibang video na yung gagawin ko para sa pagninibil ng ano. Sa ngayon, ito lang muna. Tuturo ko lang muna sa inyo kung paano yung tamang paglalagay ng rayos. Ngayon, kung may gusto pa kayong malaman, i-comment nyo sa baba, sa comment section. At susubukan natin gawa ng video. O may katanungan kayo, mag-comment lang kayo at sasagutin natin. Abot ng ating makakaya.
So ngayon, itong kadena na ikakabit natin. Itong pagkakabit ng kadena, hindi rin basta-basta. Kailangan alam mo kung saan mo puputulin para pag nagdugtong ka, hindi ka mong problema. Pag magdudugtong ka ng kadena o magpuputol ka ng kadena, kailangan parehong panloob yung magsasalubong yan, ganito, tulong ito. Yan, para pag linagay mo yung lock, swabe siya, eksakto siya. Yan, dalawang panloob yung puputulin, hindi yung panglabas. Kasi pag isang panloob at saka isang panlabas, eh hindi pwede yun. Kailangan puro parehong panloob. Yan, katulad nito. Yan, yan, naputol na. Ilalagay na natin itong lock para matapos na. So yan, okay na mga kadiskarte. Kung nagustuhan niyo yung video natin ngayon, please naman po paki-subscribe at paki-like and share na rin. Tapos paki-pindot na rin po yung notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa nating mga video. Hanggang dito na lang at maraming salamat. Bye-bye. God bless.